y doy historia. Ni Mariante de Barrio. Dahil sa nangyaring ito, hindi na maaari magtrabaho si Calixta sa bahay na ito. Hindi maaari. Kasalanan din naman ni Uncle Fernando dahil sinampal niya ako. Hindi ka alis dito, Maria. Pero ako ang dapat sisihin sa mga kamalasan na nangyayari sa bahay na ito, Tito hindi, Fernando. Hindi, Maria. Wala kang kasalanan sa mga kasinungalingan na ikinakalat ni Soraya. Naiinis talaga ako pag pinagtatanggol niyang babaeng yun. Kailangan maintindihan niyo ako, tita. Soraya, kailangan mong kontrolin ang galit mo. Dahil kung hindi, baka mapaalis ka na sa bahay na ito. Luis Fernando, nakipagkasundo na ako kay Vladimir. Hindi ako naniniwala sa kasunduan. Makukumbinsi ka rin balang araw. Hindi ako naniniwala dahil mahal mo ako. Ako lang. Maria. Kumain ka lang ng marami dito. Akimichu? Akimichu? Kumusta? Ikaw ang alaga ko na palagi na lang nagagalit. Nagugutom ka na ba? Anong ginagawa mo rito? Alam kong magugulat ka sa sasabihin ko sa'yo. Nagpasya na akong pumayag sa gusto mong diborsyo. Niloloko mo ba ako? Seryoso ako, Luis Fernando. Kahit na mahirap para sa akin na aminin ang totoo, alam ko naman na ikaw talaga ang mas may karapatan at katwiran dito. Meron bang ibang babaeng nagugustuhan si Urbano, Carlota? Oo, Calixta. Yung matabang babae na yon ang kusinera. Siyang hinahabol niya ngayon. Dahil nga, tinanggihan ko siya dati. Wala siyang nagawa kundi ang maghanap ng iba. Tinanggihan mo siya at ngayon gusto mo siyang bawiin sa kanya? Oo, ganun na nga. Ang kailangan ko ay larawan ni Urbano. Hindi na ako mahirapang kunin yon. Ano pa? Yan na muna sa ngayon. Paghawak mo na ang larawan. Ibigay mo yon sa akin at saka ko sasabihin sa'yo. Tanggapin mo kung ano man na nakasaad sa batas. Para mabuhay ka ng payapa at maayos. Hindi na ako masaya sa pagiging asawa mo. Kaya wala nang dahilan pa. Sasabihin ko sa iyo bukas kung sino ang abogado ko para makausap na rin ang abogado mo. Ang abogado ko na ang mag-aasikaso ng lahat. Wala siya ngayon sa Mexico. Pero babalik din siya sa mga susunod na araw. Makapaghihintay ka ba? Oo. Siyempre naman. Ay, tama na, tama na, tama na, Urbano, tama na. Ay! Ay! Bakit? Hindi ko na maintindihan kung bakit mo ako naging nobya. Tama na, huminahon ka. Mas maraming dapat gawin kaysa maglambingan. Ayaw mo na ba? Nangiyayakap kita? Mahal kong taba, Ching-Ching. Paano naman ako makakatanggi sa'yo nito? Ay, ganyan ka pa rin kaya. Kung bukod sa tanghalian, aasikasuhin ko rin ang hapunan. Hindi kita pipigilan. Huwag mo akong pigilan hanggang sa magluto ka pa ng agad. Ganito. Halikang kita, tingnan mo kung gano'ng kakita mga mata ko. Isang halik lang. Sige, para sa magagandang mga mata mo, pero isang halik lang ha. Tatapusin ko pang lutuin yung ham. Isa lang. Storbo. Ano ba ang problema niya? Huwag mo siyang intindihin, taba ching-ching ko. Sige na, isa pang halik. May kasarap. Maria, meron akong... Lupe. Naroon po si Maria sa hardin kasamang mga alaga niya. Ano pong kailangan niyo, senyorito? May babalita ako na tsak na magugustuhan ni Maria. Bulsit. Dahil hindi na ako nagtatrabaho kay Tito Fernando, mas marami na akong panahon para sa inyo. Hindi nyo ba ako namimiss? Tingnan nyo, laki mo na, oh. Maria. Dahil ba hindi ako pinayagang umalis ni Tito Fernando, guguluhin mo na ako, Luis Fernando? Huwag kang magalit. Ito na ang pinakamagandang balita ko para sa'yo. Pumapayag na si Soraya sa diborsyo. Maria, hindi ka ba masaya na wala na magiging problema sa pagmamahala natin? Hindi na mahalagang tungkol sa diborsyo ninyo. Huwag mo sabihin yan. Malaya na ako kay Soraya. Ano pang pumipigil sa'yo? Si Vladimir.
Hindi, Maria. Alam kong hindi magiging problema ang kapatid ko. Kung nangako ka sa kanya, ginawa mo lang yun para makaiwas sa akin. Makinig ka, nangako ako kay Vladimir. At hindi kakayanin ang konsensya ko at ng puso ko na sirain yun. Pwede pa magbago ang isip mo. Oo, pero paano, kahit na tumanggi ka ngayon, alam kong hindi magtatagal yung magiging asawa ka ni Luis Fernando de la Vega. Malapit na yun aking Cinderella. Maaaring magkagusto sa kanya si Vanessa. Eh ano naman? Hindi ba dalawang anak na natin ang nagkagusto kay Maria? Victoria, mas mabuti nang umibig sa isang mahirap na tao na mabuti ang kalooban kaysa sa mayaman pero masama naman ang ugali tulad ni Soraya, hindi ba? Ah, kumusta, iho? Bago ako pumasok sa opisina, may maganda balita ako sa inyo. Napakasaya ko po. At anong balita yan at napakasaya mo? Si Soraya ay pumayag na makipaghiwalay sa akin. Aalis po ba kayo, Senyora? Oo, Carlota. Pag hinanap ako ni Tita Victoria, sabihin mo nag-shopping ako. Kasama si Osvaldo Trevino? Heto ang larawan na hinihingi mo sa akin, Calixta. Agad-agad. Kung gaano kabilis kong nagawa yan, gusto kong ganun kabilis mo rin paibigin sa akin si Urbano. Anong susunod na hakbang? May ihahanda akong pampaligong may gamot para sa'yo at kapag dumaan ka sa tabi niya, makukuha mo na agad ang puso niya tulad ng inaasam mo. Bakit nagmamadali si Senyorita Luis Fernando? Para sabihin sa akin na pumayag na raw si Soraya na makipaghiwalay. Talaga? Yun ang sinabi niya sa akin kanina. Sana nga'y totoo na yun. Para makawala na tayo sa ahas na yun at sa kanyang yaya. Hindi naman pumasama si Calixta. Hindi ba? Hindi nga siguro niya sinasadyang magdala ng kutsilyo noon. Pero muntik niya nang mapatay si Senyor Fernando. Para ipagtanggol si Soraya. Mahal na mahal niya yon. At kahit ganun, humingi siya ng tawad kay Tito Fernando. Bah, ipokrita siya. Ay, Aling Lupe, huwag naman kayong ganyan. Kasi wala ka namang alam, iha. Ay. Si Yaya Calixta ay isang mangkukulam. Ay, talaga? Totoo ba yan? Oo. Nahuli ko siya na ginagawa ang mga orasyon niya. At sinabi ko yung kay Senyora Victoria, pero ang sabi niya, wala lang daw yun. Siyempre, hindi. Sa baryo namin, may mga nagbabasa ng baraha at ginagawa lang naman nila yun para tulungan kang makahanap ng trabaho o nobyo. Hindi ko na alam kung ano pa. Ay, alam niyo, ordinaryong tao lang din naman sila. Maayos silang namumuhay. Ay, masama ang Calixta na yun, Maria. Ang suspecha ko, talagang masamang mangkukulam ang Yaya Calixta na yun. Maniwala ka. Ay, sana nga matuloy na ang diborsyo para hindi na natin makita ang dalawang yon. Ang sabi niya, pag nagdiborsyo na raw sila, pakakasalan niya na raw ako, Aling Lupe. Ay, mabuti na yun sa ngayon, hindi ba? Dahil nagbago na si Senyorito Luis Fernando. Hindi na siya umiinom, hindi na siya lumalabas, hindi na rin siya bastos. At hindi niya na pinahihirapan ang magulang niya. Ano pa bang hahanapin mo? Ay, Aling Lupe, nakalimutan ba ninyo na may kasunduan na kami ni Vladimir? Sa totoo lang, nakalimutan ko na nga. Kailangan kong tuparin ang pangako ko. Dahil wala akong lakas ng loob na sabihin sa kanyang nagbagong isip ko. At lalo na kung dahil yun sa makikipagbalikan ako kay Luis Fernando. Ay, talagang hindi ko kayang gawin yun, Aling Lupe. Ano ang hiningi niyang kapalit? Wala po. Ako nagsabi sa kanya na makakatanggap siya ng malaking halaga para mabuhay siya ng komportable. At kailan ka maghahain ng divorce? Sa oras na makabalik na ang abogado niya mula sa biyahe. Sana nga hindi magbago ang isip niya. Kailangan ko ng pera. Hintayin mo yung cheque mo sa opisina. Wala na akong planong bumalik. Bakit pa? Nag-resign na doon si Maria Hernandez. Wala na akong gagawin doon. Isa pa, alam mo naman na ayaw akong magtrabaho. Ibigay mo na yung pera na pagkasunduan natin. Wala nang kasunduan, Osvaldo. Anong? Ano mang ginawa mo? Wala. Meron naman akong ginawa na wala lang ako ng pagkakataon. Maaari naman natin pag-usapan yun, hindi ba? Kalimutan mo na ang kasunduan at yung tungkol sa pera. Kinailangan mo ang tulong ko para paghiwalayin si Maria at Luis Fernando, hindi ba? May iba nang gumawa nun. Mas may pakinabang kaysa sa'yo. Mabuti pa si Yaya Calixta. Alam na alam niya kung papaano alisin sa buhay ko si Maria na taga-baryo. Hindi mo ako maiisahan. Tinatakot mo ba ako? Binabalaan kita. Tingnan natin. Ano ba ang binabalak mong gawin? Pwede ko sabihin sa asawa mo kung ano naman magitan sa ating dalawa. Akala mo ba hindi ko kayang gawin yun? O, di gawin mo.
Magsasayang ka lang ng oras mo. Ang pinakahihintay ni Luis Fernando ay yung magkaroon ako ng ibang lalaki para wala na siyang problema. Alam mo, kailangan ko nang umalis. May kailangan pa akong gawin. Huwag mo nang ipilit. Wala akong ibibigay kahit 5 sa'yo. At isa po, Osvaldo, hindi na tayo magkikita pang muli. Yan ang akala mo, Soraya. Sinusupa ako sa'yo na hindi mo ako basta-basta. Matatakasan. Kung nakipag-diborsyo na si Soraya bago pa ako nakipagkasundo kay Vladimir, hindi ganito ang mangyayari ngayon. Pero huli na ang lahat. Tuloy. Pwede ba akong pumasok? Sige, Soraya, tumuloy ka. Maria, nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Yamucha honra, Maria.